Sabi nila ang Vespa daw ay Panghabambuhay. Napakaraming pinagdaanan itong Vespa ito. Kasi ang Vespa ay isang malaking bahagi ng kasaysayan ng Italy. Halina at samahan niyo akong balikan ang nakaraan. This is Jeepers and let's go! Nagsimula ang lahat noong Second World War II at sinakop ang bansang Italy ng Germany noong 1943. Nang mga sumunod na taon ay nagtuloy-tuloy ang gera na talaga namang kumuha sa libo-libong buhay at sumira sa mga infrastruktura sa naturang bansa. At noong 1946, ang ekonomiya ng bansa ay bumagsak ng tuluyan na lalong nagpalubog sa kanila sa utang. Ang ibang bansa unti-unti nang bumalik sa normal ang takbo ng industriya. Ngunit ang naturang bansa ay hirap sumabay. And here comes Enrico Piaggio, na namagmamayari ng Piaggio Company. Bago sumiklab ang World War II, gumagawa sila ng mga automotive cars at tren. Pero nag-divert sila sa pag-produce ng military supply sa kasagsagan ng gera. Isa na nga sa mga gawa nila ay ang aircraft na ginagamit ng militar. Ngunit, kasama ang kumpanya nila sa mga naapektuhan sa gera. At walang sapat na pondo si Enrico para ibangon ang kumpanya sa kung paano ito noon. At that time, naisip ni Enrico na mag-ship sa mas lower production line. At nakita niya na ang mga daan o kalsada ay sirang-sira at imposible na makagamit ng mas malaking sasakyan sa daan. Kaya naman naisip ni Enrico na gumawa ng isang mode of transportation na angkop sa kasalukuyang sitwasyon nila. Noong panahon na yon, nakita ni Enrico na may ginagamit ang mga Amerikano na scooter at ito ay ang Cashman scooter. Ngunit para sa kanya, hindi aangkop ang ganitong design para sa mga civilian dahil ito ay nakadesenyo para sa mga military purposes only. Dahil dito, nag-isip sila Enrico ng bagong disenyo sa tulong na din ng mga gagaling na engineers sa panahon nila. Ang mga ito ay dating nagde-design ng mga helicopter. At ang kaalamang ito ay pwede nilang magamit sa pag-come up sa pagde-disenyo sa bagong motor. At yun na nga, nag-disenyo sila ng isang motor na nakasilang makina at komportable para sa mga gagamit ito. Nag-come up sila sa isang design na ayon kay Enrico nung una niyang makita ang prototype ay tila hugis wasp na kung ihango sa salitang Italian ay Vespa.
Naging mas madali ang pag-produce nito kumpara sa dati nilang ginagawa ng mga aircraft na kailangan lamang ng konting kapital. Sa unang taon nito ay nakapagbenta sila ng 2,500 units na ginamit nila to expand their business. Sa mga sumunod na taon ay nakapagbenta sila ng 10,000 units na naging 60,000 units. Nagustuhan ito ng mga taga-Italia dahil sa ito ay magaan, maganda ang disenyo. Nakalaunan ay naging pang-araw-araw na transportasyon sa Italy. Sa una, ang gusto lang ni Enrico ay makatulong sa bansa sa pagbango ng ekonomiya nila. Pero dahil sa napansin ng ibang bansa ang ganda ng motor, nagsimula na silang mag-export sa ibang bansa. Gaya na lamang sa India noong 1948. Naging American sensation din ito noong 1953 na umabot sa 100,000 motor ang nabenta. Naging popular din ito sa London sa pagiging mura at reliable mode of transportation. Ang istorya ni Enrico Piaggio ay patunay lamang na in every bad situation, you can find opportunity. Hanggang ngayon, nananatili pa rin ang naiwang alaala ni Enrico Piaggio, ang Vespa. At dito na nagtatapos ang ating pagbabaliktanaw sa nakaraan. Maraming salamat mga birds. Always remember, do things that makes you happy. Shoutout nga pala kay Sir Robert Dean Lipoldo, Sir Filiteo Ragas, Sir Park Junry at sa team taga-Surigao ako. Maraming salamat sa suporta mga sir.